Umarangkada sa Cagayan de Oro City ang community caravan ng Presidential Communications Office. Dalayong palakasin ang kampanya tungkol sa media and information literacy. Si Jason Amisola ng PTV Davao sa detalye. Rise and shine, Jason. Matapos ang matagumpay na dalawang araw na community caravan sa Bukidnon, inilunsad ng Presidential Communications Office o PCO ang ibang community caravan sa Cagayan de Oro City. Ang technology communication student na si Mariel na dala-dala pa ang kanyang camera, labis ang kasiyahang nadarama. Personal kasi nitong nasubukan kung papaano ginagawa ng RTVM ang production panahon na may speech na gagawin ang Pangulo. Nagre-research ako sa YouTube, ganun-ganun ko paano niya ginagawa. Even I have my own camera, tas ano pa to. Hindi masyadong kagalingan pa pero pinapractice ko po. Pero sobrang saya ko na isa ako sana, ano, sa naka-experience nito. Isa lamang si Mariel sa maraming estudyante na kinagiliwan ang iba't ibang ginagawa ng opisina na sakop ng PCO. Inilunsad ito sa University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro City. I think we expect our students to help us, no? Help us counter this fake news and misinformation and the use of this media and information, especially in this time of technology. We are now in the digital technology, information technology. And it's very important, especially there are so many platforms now on disseminating information, and sometimes there were so many fake news and misinformation, and it's very important the government must do something to inform our people in a right and correct information so the students can help on that. Wala ring humpay ang pagsubok ng mga estudyante sa on-the-spot TV reporting na masusubukan sa People's Television booth. First po, nakakakaba pero napaka-enjoy po. Sa layuning mas mapalakas pa ang kampanya ng PCO tungkol sa media and information literacy sa mga kabataan, inilunsad ang simultaneous forum para sa mga USTP students. It is really educational for me kasi I'm an aspiring multimedia student. Next year, I will be majoring in multimedia, hopefully. And this is very educational. I can learn everything about technology here and also how to be an media information literate, especially now nga, madami talaga fake news na lumalabas, diba? And as a youth, it is really one of our responsibilities to make sure na hindi talaga kami naniniwala sa mga fake news. Sa pamamagitan ng forum, mas nakilala ng mga estudyante ang kampanya ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Bagong Pilipinas. The forum for today really impacted me, especially yung forum ni President, which is yung Bagong Pilipinas, which I really agree because we as Filipinos, we are known to be hospitable around the world. And I believe that if we are known to be hospitable sa buong mundo, I also believe that we have the capacity to change. And for the transparency of our president, he is actually doing a great job because it gives the public more information on when our taxes go, for example, kung ano yung ginagastos ng gobyerno para sa atin. Ang PCO Community Caravan sa Cagayan de Oro City gaganapin hanggang sa araw ng Webes. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.